ilang taon na. Hindi ba kayo nagtataka? 3,000 lang ang personal, ang tauhan ng ahensyang ito. Bakit? Para madaling kontrolin. Diba? Para gawing sindikato! Tangina. Ayan, isang magandang araw sa atin lahat mga kababayan, mga kasulid. Maligayang pagbabalik sa ating channel. Sa araw na ito ay mayroon na naman po tayong re-reaksyonan na video. Patungkol nga po ito kay Budots King, yung bagong Budots King na natin ngayon. Ang last po mga kababayan na alam ko at nabalitaan ko na sumayaw ng Budots ay nanalo po bilang isang senador. Ito kayang sumayaw ngayon. Makakarating kaya sa Senado or maantala siya sapagkat ayon sa kanya mukhang ipapatawag pa yata, makakarating pa yata sa Supreme Court. Ayan nga po mga kababayan, si Teves, at grabe po, isipin nyo, ipinapatawag po siya or pinapasipot siya doon sa PI, preliminary investigation, kahit wala siyang subpoena. Parang replika or parang replay din po ito sa mga nangyari noon kay General Bantag. Kumbaga sinasabi, laging sinasabi ni SOJ Boying Remulla, face the music. Sumuko ka na, General Bantag. Pinapasuko kahit wala pang warrant of arrest. At yung mga panahon na yon, kitang-kita naman na talagang akusado at inaakusahan pa lang si General Bantag at wala pang formal na kaso na inaisirampa laban sa kanya. Patungkol nga yan sa di umano pagpatay kay Percy Lapid. Ngayon mga kababayan, mukhang nauulit naman ito, this time dito naman kay Congressman Arnie Teves. At sa mga patuloy pong nakakasubaybay, mga Marites, mga Toets, minsan parang nagiging circus na lang ang nababalitaan natin sa mga mainstream media at mga social media. Pero that's life, ika nga, di ba? Ngunit bago po tayo pumalaot sa ating gagawing reaction video sa araw na ito, sa ngayon pa lang pong bumisita sa ating channel, inanyayahan ko po kayo na mag-subscribe. Pakipindot po yung notification bell all or yung maliit na bell para lagi po kayong updated sa lahat ng aking mga upload. Patungkol naman po dyan sa raffle for a cause, nasa dulo po ng videong ito ang buong pagpapaliwanag. Malapit na po ang draw date at sa mga gusto pong bumili nitong iwi t-shirt, PM lang po kayo sa akin FB page. Mga Palangga, kumusta kayo? Anyway, kanina. Ayan nga po si Palangga, Congressman Arnie Teves. Mabuti-buti ito si Congressman Arnie Teves mga kababayan. May sarili po kasi siyang channel sa Facebook kaya doon ito nakakapaglabas ng kanyang mga saloobin. Pakinggan natin, sama-sama natin reaksyonan at komentuhan ang kanyang mga sinasabi rito. Nakita ko na naman sa balita kung ano-ano na naman sinasabi ni Bonjing, hindi daw ako Teves ka. Kung ano-ano naman mga sinasabi ni Bonjing, parang katulad na katulad dito dati kay General Bantag mga kababayan, ano? Tuloy natin. Daw hindi sumipot sa preliminary investigation. Ito yung gusto kong ma-explain ng maigi, ng maintindihan. Bakit ka nga ba hindi sumipot, Congressman Arnie Teves, sa ginawang preliminary investigation? Or PI na lang para mabilis? Ating lahat. Bago ka ma-attend sa isang preliminary investigation, kailangan meron kang tinatawag na subpoena. Yun, kinakailangan pala na mayroon kang subpoena bago ka dumalo sa PI. Ngayon, mayroon ka bang, pinadalhan ka ba ng subpoena, Congressman? Pakisagot. Kumbaga sa party, meron kang imbitasyon. Kumbaga sa party, or mga kasalan, dapat mayroon kang imbitasyon. Wala kaming natatanggap na subpoena.
Yun, wala silang natatanggap na sabi na ganitong-ganito dati kay General Bantag nang pinapa-face the music at pinapaharap nga sa, pinapasuko nga si General Bantag ni SOJ Boying. Wala pa namang warrant of arrest at wala pang subpoena. At ang subpoena nga doon, mali pa ang pangalan. So hindi rin siya yung taong tinutukoy doon. So kumbaga sa party, bakit ako pumunta sa isang party or yung mga abogado ko nang wala kaming imbitasyon? Tama, kung pupunta ka sa party at wala kang investigasyon, edi ano ka? To, it's Marites. Pag mga kaming gate crusher nun, di ba? Dapat... I greet gate crusher pala. Pag mga yayamanin yan, yan ang tawag dyan. Pero pag katulad sa ating mga mahihirap lang, Marites, pwede na. Hindi siya naninira ng pangalan ng tao. Parang pinapalabas niya kami ba yung masama. Ano ba talagang balak mo, Bonjing? Paninira ng tao? Ayan na naman ang bonjing. O pagsasabi ng katotohanan. Nasa gobyerno ka pa naman, boss. Diba? Dapat i-explain mo yung buo. Tama. Nasa gobyerno pa naman siya at secretary nga siya ng ating justice, which is dapat kagalang-galang at very precise ang kanyang sasabihin at lahat po ay maaari perfect at walang mali. Kung maaari lang, no? Sana all. Kung katotohanan na wala kayong pinadalang imbitasyon para sa amin. Sabay ngayon, papalabasin mo, hindi kami pumunta sa preliminary investigation. So again, dito natin makikita kung anong klaseng tao ka. Ngayon, ito pa. Hanggang ngayon, hindi mo pa sinasagot ang aking tanong. Sagutin mo. Sagutin mo ng diretsahan. Sagutin mo, Secretary Bonjing. Ayon kay Arne Teves yan, ha. Pinapasabi niya. At sinasabi niya lagi, Bonjing daw eh. Hindi ko naman sinabi yan. Huwag kayong magagalit, ha. Paano nagkasya ang 6 na tao sa 5-seater na helicopter? Isa pa, paano nagkasya yung 6 na tao sa 5-seater na helicopter? Parang naalala ko mahahabay, mayroon akong tanong dati. Yung how can you put 10 horses into the 9 boxes? Pakisagot nga kung alam niyo yung tamang sagot nun. Tuloy mo, Congressman Arne. Ang 13 na tao sa 9-seater na Dassault Falcon 50. Ito no, 9-seater pero 13 katao. Tinatanong ni Congressman Arne, paano na yung nagkasya? Baka naman sumabit sa pakpak ng aeroplano or helicopter. Hanggang hindi mo masagot yan, hindi ka dapat paniwalaan ng tao. Huwag mong sabihin na sa Supreme Court itanong yun. Isa pa, anong explanation mo na ipaparating mo sa Supreme Court yung pagsayaw ko ng budot? Ano daw ang explanation mo? Napaparatingin mo pa sa Supreme Court yung pagsayaw niya ng budots? So bawal na pala sumayaw ng budots ngayon. Mga netizens, bawal na daw sumayaw. Bawal, siguro Congressman Arne Teves. Kasi baka makapirate ka nung isang sumayaw ng budots, nanalo pagka senador yon, baka makapirate ka. Baka mamaya manalo ka rin sa pagka senador, kaya bawal yon. Well, si General Bantag, baka manalo sa pagka senador. Mayroon siyang sariling sayaw eh, yung Igorot Dan. Pag yung ginaya niyo, kapirating kayo. Joke lang. Kayo ng budots. Mag-ingat kayo, ha? Baka umabot kayo sa korte pag sumayaw kayo ng budots. Anyways, hindi na talaga to tama ang nangyayari sa atin. Imaginin mo, sasabihan mo sa media, wala yung tao. Eh, wala naman palang imbitasyon pinadala galing sa sino mang ahensya na dapat magpadala ng subpoena. Yan po kasi yung ano, kung natatandaan ninyo si Secretary Remulla, dati rin po siyang nasa estasyon ng DWIC ata yun, yung karambola mga kababayan. So talagang ano to, yung bang katulad din natin, mga vlogger, mga media, mga mainstream media, marunong din to magano ng mga balibalita. Yung bang parang Marites, sa manalit sabi talaga mga kababayan, bulgaran pananalita, yung chismis datingan, yun kasi ang hilig ng ating mga kababayan eh. Hindi naman siguro lahat, pero sa totoo lang, sad reality talaga yon or happy reality na marami po talaga ang Pilipino na mas gusto yung pagod vibes na may purong-purong Marites na usapan. Minin.
Now, baka sinadya din to nila para magawa nila ng paraan na maka-issue sila ng warrant dahil hindi sumipot ang isang party. Boss, alam nyo yon, technicality na ano yon, di ba? Technically wrong yon na hindi kayo nag-serve ng subpoena. Sabay sasabihin nyo, hindi sumipot. So, yun lang po. Meron din akong narinig kanina tungkol sa mga blood samples. Nag-match daw, ganito, ganyan. Grabe, ano? Ang bilis nila makakuha ng DNA, blood samples. Ibig sabihin, nagkusa kaagad yung mga suspect or mga akusado na nag-match sa kanila kaagad. Narinig din na yan dati. Pinilit kuna ng blood sample yung mga tao doon na nahuli daw, nag-surrender, hinuli. Labag sa batas yun. At ang dali nung ano, kuna ng blood sample, ipahid kung saan, sabay-sabihin, nag-match, di ba? Matagal ko na itong... Ang husay ng analysis ni Congressman Arne Teves, ipahid kung saan. Tungkol dyan mga kababayan sa DNA sample na yan. No? Ang isa sa atin na natatandaan doon sa famous na mga Maritesan, yun nga kay Senador Raffy Tulpo, di ba? Eh, wala nang nagagawa si Senador Raffy kung ayaw pumayod ng magpa-DNA test ng mga yun, di ba? Kailangan dyan, kusa. Yun yata ring yung requirement para maging valid po yan, di ba? Sinabi, hindi nyo na maluloko ang taong bayan dito. Boss, sagutin nyo yung tanong ko. Isa pa, Abalos, di ba? Sinabi mo... Oh, dalawa na kayong tinatanong, Abalos at saka Boying. Sagutin doon yung tanong ni Congressman Arne. Malakas pa yung kaso nyo sa akin sa Digamo case. Matagal ko nang tinanong, ano yung case number? Case number lang hindi mo mabigay hanggang ngayon? Ibigay nyo sa taong bayan yung case number ng kaso ko sa Digamo case. Kung hindi nyo nabigay yun, then it means sinungaling kayo. I challenge you that. Huwag na natin lukuhin ang taong bayan. Tigilan na natin ang trial by publicity. Dapat lahat tayo nagsasabi ng katotohanan at hindi tayo nangloloko ng taong bayan. Mga netizens. Tama yan, Congressman Arne Teves. After all, para-parehas kayo na mga lingkod bayan or public service dapat ang inyong unahin. Di ba? Palangga, meron din pala akong legal question. Pero, syempre... Hindi tayo sasagot yan, ha? Makikinig lang tayo. Kanino niya ito illegal question? Kung itatanong ko to kay Sir Ferdito Pasio, baka sabihin nyo bias yung sagot nila. Abogado ko siya. Tama, may point. Maganda yan. Sige, sino yung kakausapin at tatanungin mo, Congressman Arne? Nung natin to sa isang magaling na abogado, kay Attorney Panelo. Wow, pwede. Approve tayo dyan kay Attorney Panelo. Kasi, di ba, marami na rin tayong ginawang reaction video dito at... Katulad nga kay General Bantag, ay marami rin pong mga point of view na sinabi si Attorney Panilo, reaction patungkol nga sa mga nangyayari kay General Bantag. So maganda itong ginagawang assessment ni Congressman Arne Teves na doon siya kay Attorney Panilo magtanong. Kahit papaano si Attorney Panilo medyo maanghang din magsalita at hindi nila basta-basta rin yan mabablangka-blangka na lang, di ba? Sir, Panilo, Attorney, tama lang ba yun na pumunta ka sa isang preliminary investigation kahit wala kang subpoena? Or yung subpoena, kailangan yun or requirement yun para makapunta ka sa isang PI? Or... Ako nang sasagot. Presentado, alzado. Si Attorney Panilo ka ba? Attorney ka ba? Hindi po, ako po si Attorney Kabutas. Attorney ng mga Marites at Tulets. Di, nasagot mo na rin mo kanina yan, di ba? Pagka pumunta ka nga sa mga party, pag wala kang invitation, gate crusher ka. Nakakahiya. Ang tawag dun sa mga probinsya, may tawag dyan sila sa Barating Norte, sa Pangasinan, Punciano. Obligasyon ba yun talaga ng DOJ or ng korte man na magpadala talaga ng subpoena para yung tao pumunta sa isang preliminary investigation? Attorney Sal, meron po pala akong isang tanong. Legal ba yun na sapilitan mong kuna ng dugo yung isang tao kahit walang pagpayag niya o hindi po may yung abogado niya o walang order ng korte? Tanong lang naman para maliwanagan ang taong bayan. Thank you, sir. Isa pa, hindi ko na talaga maintindihan to si Bonjing sa mga sinasabi niya. Kung hindi ko na alam kung tatang isip, lakas tama, sinungaling, or... Tatang isip,
lakas tama, sinungaling. Hindi na raw maintindihan ni Congressman Arne Teves nitong si Bonjeng. Hindi ko sinasabi yan, ha? Sinasabi ni Congressman Arne Teves yan. Baka nabuang na rin eh. Yun lang po. Nabuang na rin. Yun lang po naka-heart. Ano pa siya sign? Ayan nga po mga kababayan. So mayroon po siyang tanong dito kay Attorney Sal Panilo na pakisagot daw Attorney Sal. Abangan natin ha at re-reaction na natin. Pag sumagot po si Attorney Sal Panilo ay gagawan din po natin ng reaction video dito. Kung ano ang masasabi, kung maririnig ba ito ni Attorney Sal Panilo na panawagang tanong ni Congressman Arne Teves. Kung legal ba na kukunan ng sapilitan ng DNA sample ang isang tao at legal din ba na tama ba yon na pupunta ka sa isang PI nang wala kang parang ansama ng tunog ng PI? Hindi ko ma-perfect yung preliminary investigation. Ayan! Tama daw ba yun, Attorney Sal Panilo, yung mga tanong ni Congressman Arne Teves tungkol sa PI at saka sa sapilitang DNA sample na kukuhanan sa mga tao na sapilitan. Abangan natin yan mga kababayan, mga kasulian, ano? Kung ano ang magiging sagot ni Attorney Sal Panilo at gagawan din po natin ng reaction video dito at atin din po sa inyong isi-share. Siyempre, pansamantala, tayo ay muling magkita-kita kung loloobin ng Panginoon. At tuloy po natin, patuloy po tayo mangangharap ng ating giting na general na si General Bantag, sana po ay nasa mabuting kalagayan bagamat mahirap ang kanyang laban ngayon at talaga naman marami po siyang warrant of arrest na nakahain sa kanya. Ganun pa man, mag-ingat po at sana po balang araw ay magkaroon po ng hustisya ang nangyayari kay General Bantag kasama na rin po ang namatay na si Persil. Siyempre, tuloy tayo kay General Bantag. Hashtag General Bantag for 2025 Senator. Pag galit ka sa droga, magbantag ka. Pag galit ka kay Bantag, bahala ka sa buhay mo. Kung always, Pilipinas, God first. Magpunta na po tayo sa paraffle. Ito pong raffle for a cause, mga kababayan, na ating isinasagawa or ating pong ipinopromote, may malaking benefits po ito. Ito po ay hindi lang basta kakaroon lang or ginawa ito para magkaroon lang ng basta pera, kundi ito po ay ginawa para ganitong dahilan. Ito pong mga beneficiaries ay mayroon pong 100 ailing patients care of IWI nationwide. Kasi po yung IWI, isa po siyang foundation at international po yan, tumutulong po sila sa mga nangangailangan na mga pasyente may mga sakit. Doon po mapupunta ang ilang bahagi dito nga po sa malilikom mula rito sa raffle for a cause na to. Pangalawa ay ang low students research for ilaban. Yung mga nag-aaral pong mga abogasya or researcher para sa ilaban. Pangatlo, ang ilaban po. Yung mga abogado or legal team ng ating magiting na general. So maliwanag po yan kung saan po pupunta ang kikitain nito. Ano naman po ang isang side pa kung saan mapupunta ang kikitain? Pag bumili ka po ng ticket na ito, aside from doon na nga na nakatulong ka sa mga may sakit, beneficiaryo ng mga may sakit. Aside from that, ito naman po, ang ticket po na ito or should we say slots? Hindi po siya ticket na literal, kundi slots. Bakit po slots? Kasi po, 1 to 5,000 lang po yan. Meaning, 5,000 ticket or slot lang po yan. Pag bumili po kayo ng isa, may chance na po kayong manalo nitong Toyota Fortuner 2023 na automatic transmission. Brand new po yan. Yan po yata ay nagkakahalaga ng 2.5 million. Plus may 15 pa po na mga Suzuki Skydrive na mga motor. 15 po yan. Pag bumili ka po ng isa dyan, napakalaki po ng chance na mapanalunan mo alinman po rito sa napakaraming premyo. Plus, mayroon pa pong mga minor prizes or mga consolation prizes. Maliwanag po yan, ano? Sana po ay makita po ninyo. Ngayon, sa mga nagtatanong po kung saan nyo po ito ma-avail, ito po, pakikontak nyo po si Ma'am Virginia Mangawit. Ayan po ang kanyang number. Ayan po, zoom in ko na po mga kababayan, mga kasulit. GCash Payment, Virginia Mangawit, pakichat, pakitext, paki-add nyo na lang po siya sa Facebook. Pag nakabayad na po kayo rito sa GCash, ang gawin nyo po mga kababayan, mga kasulit, screenshot nyo po. Ngayon, mayroon naman mga bangko, kung bangko po yung pagbabayaran ninyo, andito po sa baba yung BDO account, mayroon pong dollar at peso account. Sana po mga kababayan, maunawaan po ninyo, sana po maliwanag po ninyong naintindihan itong atin pong ipinaglalaban, si DG Bantag, at ito nga po ay may tinatawag na raffle for a cause, hindi po ito sa kanya mapupunta lahat. Nililiwanag lang
kinalaman po natin. Maraming salamat po sa lahat ng tutugon. Yun naman po ay hindi po ito sa pilitan. Kung sino lang po ang may kakayahan. Ngayon po, kung gusto nyo po magtanong tungkol sa akin, i-PM nyo po ako, Rulan PH Channel. Yun sa Facebook ko naman. Ayan po, maliwanag po sana yan mga kababayan. Magkita-kita po tayo sa raffle drone nito. No? Sana po, manalo po kayo ng isang Toyota Fortuner. Maraming salamat po sa inyo lahat. Muli, ito si VMR Channel. Ang nagsasabi po sa inyo, patuloy po tayong manalangin, humingi ng awa at magpasalamat sa Diyos. Pansamantala po, magpapaalam po tayo at sa muli, magkita-kita tayo kung loloobin, may awa ang Diyos. This is BMR Channel. Once again, maraming salamat po sa Diyos una sa lahat at sa inyo na tumatangkilik sa ating channel. Bye-bye po!